Tandaan nyo yan, napaka-importante nito guys. Like yung sinasabi, hindi lang sa squat, sa lahat ng exercise natin, mapa-compound or non-compound exercises. Kasi yung form, hi guys, so Arjun Bautista po to and welcome to Pinoy Fitness TV. Ngayon po sa video ito, magbibigay ako ng top 5 kung paano mag-squat or kung paano lumakas sa barbell back squat. Itong mga tips na to guys, makakatulong to especially sa mga beginner. Kung nag-i-start pa lang kayo mag-gym or hindi wala kayong idea kung tama ba yung ginagawa nyo sa barbell back squat, itong video to para sa inyo to. Kung matagal na kayo nag-i-squat or matagal na kayo nag-gym, kung advanced na kayo or sabihin na natin intermediate na kayo na nagbubuhat for the past 2 to 3 years na kayo nagbubuhat, itong video to makakatulong din sa inyo. May matututunan kayo ditong mga tips. So, kailangan panoorin itong video ko simula ngayon hanggang matapos para magkaroon kayo ng idea kung tama ba yung ginagawa nyo sa pag-barbell back squat. Pero bago natin umpisa itong video guys, magbibigay muna ako ng shoutout. Yung shoutout na to dito sa pumili ng 6-pack meal plan natin or ng e-book natin for the past week. At ito si, teka, hindi sa phone ko, nakasave dito, si Jeremy De La Peña from Milan, Italy. Sir, maraming salamat lang. Maraming salamat sir sa pagbili ng 6-pack meal plan natin sa website natin. Yung 6-pack meal plan natin sa website, binili niya yun nung nag-sale ng $10 off. Kung natandaan niyo yung last video ko 2 weeks ago, sinabi ko doon na magbibigay ako ng sale for only 1 week. Kung na-miss niyo yung sale na yon, ebook natin, tumaas na siya, bumalik na siya sa regular price. Punta lang kayo sa website natin, www.rjbautistafitness.com. Nandun yung ebook natin or yung ebooks natin sa meal plan at saka sa training plan. I-purchase nyo lang yun kung interesado kayo. Saka guys, last na to, marami nagtatanong sa akin about sa online personal training ko. Yung online personal training ko, malapit na siya mag-launch guys. So, standby lang kayo dito sa channel natin. Sasabihin ko dito, especially sa Instagram account ko, sa Facebook account ko, sa Twitter account ko, sa Snapchat account ko, lahat yun i-update ko once na ready na yung online training natin. Yung online training natin, sasuggest ko dito o yung sasabihin ko dito, ito yung sa pag-lose ng weight at saka itong online training natin, suitable to para sa lahat. Especially sa mga nag-uumpisa pa lang o sa mga beginner. Yung gustong pumayat or gustong magtanggal lang taba sa katawan. Okay? Supportahan ko yan lahat. Lahat ng mga question, lahat ng mga kailangan yung gawin, isusupport ko yan dito sa online personal training natin. So, standby lang kayo. For clarification or for disclaimer lang guys na hindi ako doktor, nutritionist, or dietitian at higit sa lahat, hindi rin ako professional bodybuilder. Pero meron po akong background sa fitness industry. Yung background na yun at saka experience, i-share ko po yun sa inyo dito sa YouTube channel ko para matulungan ko kayo para makuha nyo yung fitness goal nyo din or yung fitness body nyo din. Okay? So, umpisa na po natin itong video. Yung... excuse me, guys. So, yung number one sa top 5 natin dito, sasabihin ko muna yung pinaka-importante. Okay? Bago tayo mag-barbell back squat, bago tayo humawak ng barbell yung mismo, eh, kailangan natin ng warm-up. Yung proper warm-up. Hindi ko sinasabi yung warm-up na wala munang weights yung barbell, gagawin natin yon. Hindi yun ibig ko sabihin. Yung ibig ko sabihin, yung warm-up kailangan, yung buong katawan natin, hindi lang yung legs. Especially, ito ha, tandaan nyo to. Yung knee, yung tuhod, yung ankle, at saka yung hips at torso. Yung torso yun yung dewang natin, okay? At saka kasama natin dun yung lower back natin, especially yung hips natin, okay? Kasi kung hindi yun warm up, ang mangyayari niyan, cold or malamig yung katawan natin, especially yung lower body natin. Kapag malamig yung lower body natin or cold yung lower body natin, ang tendency niyan, hindi tayo makakapagbuhat ng maayos. At pwede pa tong mapunta sa injury. Ayaw natin mangyari yun guys, kasi yung injury ay yung pinaka-last na mangyayari sa atin. Kasi once na-injure tayo, anong mangyayari? Stuck tayo, di ba? Hindi tayo makapag-gym. So, pumunta pa tayo sa pang number 2. Okay? Yung top 2 ko dito, ito naman yung... Teka, sinulat ko yung dito. So, iisa-isayin ko yan para sa inyo. Yung pangalawa naman, dapat kondisyon yung buong katawan natin. Okay? Hindi lang yung legs, hindi lang yung paa natin. Okay? Kung magbubuhat tayo, especially magbabarbell back squat, kung hindi yung kondisyon yung buong katawan natin, ang mangyayari niyan, eh, hindi tayo makapagbuhat ng maayos at saka hindi rin natin magagawa yung mga set na kailangan gawin nating set.
Tama ba? Yung mga set na kailangan natin gawin, katulad ng kunyari 3 sets, 4 sets, 5 sets, or 2 sets, hindi natin magagawa na maayos kung hindi condition yung buong katawan natin. Okay? Ang ibig ko sabihin sa condition, yung utak natin, yung katawan natin, hindi lang yung lower body natin, kailangan yung upper body natin condition, okay? Kung wala tayong masyadong tulog the night before, or kung wala tayong masyadong kinain, ayan, hindi tayo makapagbuhat niyan. So, kailangan lahat, buong katawan natin condition, otherwise, yung pagbuhat natin eh hindi maganda, okay, hindi tayo makapag-progress. Tapos ngayon pumunta naman tayo sa pangatlong tip ko dito, o yung pangatlo sa top 5 natin. Ito yung pangatlo. Nirecommend ko to guys ha, isa to sa pinaka-importante para makapagbuhat tayo ng maayos. Ito yung squat shoes, o ito tawag nilang squat na sapang sapatos, okay? Kailangan meron tayong sapatos na suot, o yung proper footwear, or proper na sapatos habang nag-i-squat tayo. Kasi kung wala tayong proper footwear, eh ang mangyayari niyan or ang tendency niyan, hindi tayo makapagbuhat or makapag-squat ng maayos. May sinasuggest akong sapatos, ang tawag sa sapatos na to, ito yung Adidas na pang weightlifting. Okay, kung maka-afford nyo to, bilhin nyo to kasi itong Adidas na pang weightlifting, makakatulong to. Dito ako nagpo-progress kasi ang una sa lahat, kung wala tayong squat shoes na ginagamit, yung proper na squat shoes, ay ang mangyayari sa atin yan. Yung form natin, yan, mamaya explain ko yan, sa panglima yan, hindi tayo makakakuha ng magandang form. Okay, tandaan nyo yan. So, kailangan kung makaka-afford tayo ng squat shoes, hindi yung kamahalan, kung may makuha kayong mas mura or makita kayo sa online or saan man kayo makakita, ang gawin nyo, bilhin nyo yun, mag-invest kayo doon kasi kung hindi nyo i-invest yun, hindi tayo makaka-perform ng maayos na squat, okay? At saka hindi rin tayo makapag-progress. Na-experience ko na yung dati, meron akong sapatos, yung sapatos na hindi pang squats, ang ginagawa ko lang eh yung pang running shoes, okay? Yun yung normally na ginagamit ko, or minsan wala pang sapatos. Kasi kung gagawin mo yun, ang mangyayari niyan, hindi stable yung ankle natin o yung paa natin, yung buong paa natin. Kung hindi stable yun, hindi tayo makapag-perform na maayos, di ba? So, make sense. So, punta naman tayo sa pang-apat o yung pang-top 4 natin. So, yung pang-apat, nandito naman, dapat, ito, yung sinabi ko nga kanina, dapat condition yung buong katawan natin. Ito, yung pang-apat, kailangan hindi tayo sobrang gutom or sobrang busog. Ang ibig ko sabihin dito, kunyari, kumain tayo for the past 5 hours ago. 5 hours ago na, tapos mag-gym tayo. So, yung 5 hours ago na yun, kumbaga, yung pagkain natin sa sikmura o sa chan, natunaw na lahat, di ba? So, once natunaw na yung lahat, ang ibig sabihin, okay ka makapag-gym, pero kung magbubuhat tayo ng mga barbell back squat, especially, mas mabigat pa, ang mangyayari niya, walang laman yung chan natin in 5 hours ago. So, lahat ng energy natin, eh, hindi tayo makapagbuhat ng maayos. So, vice versa naman. Itong vice versa na to, ang ibig ko naman sabihin dito, kung punong-puno naman yung chan natin, kakakain lang natin, sabihin na natin 30 minutes ago, tapos bigla tayo nag-squat. Okay, ano ba pwedeng mangyari ang kapag busog na busog tayo tapos bigla tayong nagbuhat or ginawa tayong activity, di ba? Una sa lahat, pwede tayong sumakit yung chan natin or pwede tayong magsuka, di ba? Kasi punong-puno yung chan natin tapos gagawa tayo ng isang activity na pwedeng maka-discomfort tayo or sabihin na natin busog na busog tayo tapos bigla tayong nagbuhat, eh ang mangyayari niyan, hindi natin mapifeel yung binubuhat natin ng tama. At saka syempre, pwedeng sumakit yung chan natin dun. Okay? So, ina-advise ko, kailangan hindi tayo sobrang gutom or sobrang busog. Ang pinaka-sinasuggest ko dito guys, kailangan kumain muna tayo for at least an hour bago natin i-perform tong barbell back squat or for at least 2 hours. Yung 1 hour or 2 hours na yun, makakatulong yun para makapag-barbell back squat tayo. Kumbaga, yung kinain natin, tama lang pagka-digest niya, hindi siya sobrang digest or hindi naman siya kulang sa digest. Alam niyo yung ibig ko sabihin? After natin kumain, ang ibig ko sabihin, pwede na tayong mag-barbell back squat or pwede natin gawin yung mga activities na kailangan gawin natin. Pumunta man tayo sa pang-last or yung sa pang-lima, yung sinabi ko nga kanina, kung condition yung buong katawan natin, kung meron tayong shoes o yung sapatos na pang squat talaga, tapos kumain tayo after an hour or 2 hours, nagbuhat tayo, eto, mapag-aaralan nyo yung panglima, yung form. Kailangan mag-focus tayo sa pag-form, hindi sa bigat na binubuhat natin, okay? Minsan kasi may tinatawag silang ego, yung ego lifting. Ginawa ko na yung ego lifting for about so many years ago, yung sabi na natin, 8 years na ako nagbubuhat, so for the past 1, 2, 3 years ko or first, second, and third year ko sa pagbubuhat, ang iniisip ko lang lagi eh ego lifting. Yung ego lifting na yan, yung ibig sabihin, lalagay mo yung pinakamabigat eh. Lagay mo lang yung lahat ng weights eh. Lagay ka na ng lagay, hindi mo na iniisip na yung pagbuhat mo pala eh mali, di ba? Minsan, ginagawa mo,
di ba, nag-i-squat ka, gumaganong ka, umupo ka lang na gano'n, no? Sumasayo-sayo ka lang, di ba? Hindi, kumbaga, hindi mo ginagawa yung barbell full squat, okay? May tinatawag silang barbell half squat, may pinatawag silang barbell quarter squat, at saka yung barbell full squat, okay? So, sinasuggest ko, kailangan pag-aralan nyo yung form nyo. Hindi dahil na di ka makapagbuhat ng sobrang bigat, ibig sabihin, mahina ka na. Ang sinasuggest ko dito, or sinasabi ko dito, kung makapagbuhat ka ng tamang form, compare naman sa mabubuhat ka ng napakabigat, eh, hindi mo naman magugawa yung proper form. Eh, ang mangyayari niyan, number one, ina-aksaya mo na yung oras mo sa pagbuhat. At saka, number two, eh, wala kang nagagawang progress. Tandaan nyo yan, napaka-importante nito guys. Like yung sinasabi, hindi lang sa squat. Sa lahat ng exercise natin, mapa-compound or non-compound exercises. Kasi yung form, doon ka magpo-progress. Habang nagpo-progress ka doon, doon makigain natin yung mga muscle natin na tinatarget natin. Okay? Kung hindi tayo magbubuhat ng tamang form, yung muscle target na tinatarget natin, eh hindi yun matatarget. Kung naiintindihan yung ibig ko sabihin, okay? Ibang muscle na tatarget natin. At saka pwede pang mag-cause yun ng injury. Ayun yung pinakan kailangan iwasan natin yung injury guys. Sinabi ko nga kanina, once an injury ka, ano mangyayari? Stay ka sa bahay, magpapagaling ka, sayang yung time na kailangan. Kung nakapag-progress ka na, eh nasa bahay ka lang. Diba? So, ayan yung top 5 na sinasuggest ko guys kung gagawin nyo yung barbell back squat. So, kung may gusto man kayong i-add dito sa video ito, i-comment nyo lang dito sa baba guys. So, hintayin ko yung mga comment nyo kung ano man yung mga gusto nyo pang i-add para lumakas tayo sa squat or kung paano ba mag-barbell back squat. Okay? Sa katandaan nyo guys, sharing is caring. Share nyo rin po to, hindi lang po para sa inyo, para din po sa lahat. Bago ko tapos itong video guys, uulitin ko lang yung online personal training natin, eh magiging live na siya soon. So, standby lang kayo dito sa YouTube channel natin, sa Instagram page natin or Instagram page ko, sa Facebook page natin, at saka sa Twitter, at saka sa Snapchat page natin. Doon, i-update ko lahat yun once na maging okay na yung online personal training natin. Okay, ang dami kong nare-receive kung nagbibigay ba ako ng online personal training. Hindi pa sa ngayon, pero this year, mangyayari yon. Okay, so stay tuned lang kayo. Last na to, kung bago ka dito sa YouTube channel ko, ini-invite po kitang mag-subscribe. Nagbibigay po ako ng free tips, free information, at saka free advice about sa fitness, nutrition, at saka sa healthy lifestyle. At saka guys, nag-upload din po ako ng video once a week or every Friday. Pumunta lang kayo sa YouTube channel natin ng every Friday para ma-update kayo sa bago nating video. Once na nag-subscribe kayo, huwag nyo kalimutan na i-click yung notification button dun po sa baba para once na nag-upload ako ng bagong video, eh, mananotify po kayo. Okay? At saka para makita nyo rin ako every week. Diba? So thank you for watching guys. I'm out for today. Kita-kits ulit tayo next week para sa bago kong video. Peace.